Ito ang katatapos lamang na 2023-2024 PBA Commissioner's Cup. Nag-uwi na naman ng kampyonato ang San Miguel Beer Men. Ito ang kanilang 29th championships pambansang liga. Sila ang most successful franchise sa history ng PBA. Yung 29 titles nga nila, ang most by a PBA franchise. At meron pang natawag na Death 5 lineup ang SMB na sina Junmar, Arwin, Lassiter, Ross at Kabagnot. Sila din ang unang professional basketball team na makakambak sa 0-3 deficit upang manalo ng best of 7 playoff series noong tinalo nila ang Alaska sa 2016 Philippine Cup Finals. Yan ang tinawag na miracle sa taon ng mga comebacks. Isa rin sila sa mga teams na nakapag-uwi ng Grand Slam o yung pag-sweep ng kampyonato sa isang season nang hinirang silang kampyon sa bawat conference noong 15th season ng PBA noong 1989. Sila na lang din ang remaining original franchise sa liga at isa sila sa tatlong PBA clubs na pagmamay-ari ng San Miguel Corporation. Hindi man sila kasing popular ngayon ng Ginebra o Magnolia o Pure Foods, sila naman ang flagship team. Hawak nga nila yung San Miguel name, ang pinakakuya sa lahat. Pinakasuccessful nga naman kasi. Pero bago ang PBA, bago pa actually ang gera, aba, meron ng San Miguel sa liga na kung tawagin ay Manila Industrial and Commercial Athletic Association o MICAA. Sinaunang UAAP o NCAA ituplok. Nagsimula noong 1938, bago pa ang World War II hanggang 1981. Hindi sila nanalo ng kampyonato dito. Naging player niyan ang future superstar na si El Presidente Ramon Fernandez bago siya lumipat ng Toyota. By 1975, isa ang SMB sa bumuo ng PBA. Tinawag pa sila noong Royal True Orange. Fourth place ang tinapos ng Orange Men. Orange Men ha? Sa tatlong conference ng unang PBA season, ang point guard nila noon ay yung naging komedyante at dating vice mayor ng Pasig na si Yoyong Martires. Pero inabot pa ng 4 na taon bago manalo ang koponan ng kampyonato. Kasama nila ang UTEX Wranglers noon sa mga koponan bukod sa Toyota o Crispa na manalo ng kampyonato sa mga unang taon ng liga. Matapos ang dominance ng Crispa-Toyota rivalry noong mid-80s, isa sila sa mga koponan na namayagpag sa PBA. Coach nila noon si Norman Black na siyang naging player nila during the late 80s bago mag-coach. May players gaya nga nila El Presidente Ramon Fernandez, Hector Calma, Samboy Lim, Ato Agustin at Alvin Teng. Pagdating ng 90s, patuloy ang kanilang success nang makuha nila ang ilang kampyonato sa early part ng dekada. Dito na Romes Bach, si The Triggerman, Alan Kaidik. Tapos sa late 90s to 2000s, ang dalawang Danny naman ang nanguna sa Beer Men. Sina Lakay, Danny Ildefonso at si Danny Siegel. Kasama din nila noon si Olsen Rasela. Dominante man kung maituturing, nagkaroon din ito ng mga gap years o mga taon na hindi sila successful. Una syempre ay nung matapos ang Norman Black years noong early 90s papunta sa era ng dalawang Danny. Tapos nung matapos yung dalawang Danny, ay nagkaroon naman ng Petro Novela kung maituturing. Petro Novela ng Blaze Booster sa era ni Arwin Santos bago ang dominance ni Junmar. All in all, sila ang natatanging PBA team na manalo ng at least isang PBA title sa bawat dekada ng liga na meron ng 6 na dekada. Hanggang ngayon, sila pa rin ang namamayagpag. Si Junmar, Lassiter at Ross na lang ang natitira sa Death 5 pero may rest back naman na ng iba. Death 15 na nga daw ngayon. Dominance, very synonymous with San Miguel sa mundo man ng negosyo o sports. The most successful and dominant PBA team. Yan ang San Miguel Beer Men. Ay siya plok. Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng... Jump, 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 balero.